good morning. Wala muna tayong kamera mga kababayan kasi wala tayong kamera. Eh, medyo busy. Mayroong may pinuntahan yung kamera natin. So, hindi natin ngayon magagamit dito. Off camera muna tayo. Ay, pag-browse ko ka ngayon sa FB kasi nagulat ako nakita nito ng pinos ni Kiko Pangilinan. Sobra palang talino talaga ni Kiko Pangilinan mga kababayan. Oh. Ito yung mababatas na dapat ay... Iwan ko kung matutuwa kayo dito. Sa akin, di ako natutuwa dito mga kababayan. Para sa akin, isang mababatas na mahina yung kukote at walang matitinong isip sa Senado kung ano-anong mga kabalastugan ang pinanggagawa. Diba? Tapos, mantakin mong naisip nyo mga kababayan, isa kang mababatas pero naiisip mo parang isip grade 1, no? Buti kung grade 1 lang. Eh, baka mamaya mas matalino pa yung kindergarten dito sa kanya. Oh, sabi niya, Kiko Pangilinan, once FB, YouTube, TikTok held accountable for disinformation. Teka. Bago ka sana magsalita ng disinformation, iko-quote nyo, anong disinformation bang sinasabi nyo? Halimbawa, may nagbabalita sa'yo, ay, gumagawa ng fake news. Ano yun? Dapat ipakita nyo rin sa media, oh, itong sinasabi ni Juan de la Cruz, hindi ito katotoo. Para makita ng taong bayan, ma-verify. Halimbawa, sasabi ka, itong sinabi ni Pedro ay fake news ito, ha? Hindi walang katotohanan. Ngayon, makikita ng taong bayan. O, teka. Makikita ng taong bayan ang makapatutuo dyan kung fake news yan o hindi. Di ba? Ngayon, kung patong ang ini-issue mo naman, ang inahabol mo dito ay patungkol naman sa mga Marcos. Kasi ang mga Marcos ngayon, mga kababayan, ay tila bagan, nabaliktad ang sitwasyon ngayon eh. Dati, sirang-sira yung pangalan ng Marcos Ika nga dahil sa mga style nila. Ngayon ay tila bumaliktad kasi. Imagine mo, 31,500,000 yung bumoto kay Bumbo Marcos. Parang nabaliktad yung sitwasyon. Ngayon yung grupo nila, itong mga grupo nila na Kiko, ay alam niyo naman kung anong color ito si Kiko, ay tila baga nabaliktad eh. Kaya ang nakikita ko dito, ang sa akin lang, hindi ko mag-gets kay Kiko. Anong fake news ang tinutukoy ba ito ni Kiko Pangilinan? Kasi sa kampanya, puro sila sabi, nanalo si Bongbong Marcos for disinformation, fake news. Anong fake news ang pinagbasasabi ng mga hunghong na ito? Yan nakakainis eh. Nagmumukha, mga kababayan, kahit sabihin mo nagmumukhang mga tanga ito, talagang karapat dapat eh. Alam kung bakit? Nagsasalita sila, hindi nila alam kung anong pinagsasabi nila. Sabi, di ba mga kampo? Di ba nagkaroon ng speech si Lenny Robredo? Ay, nanalo yung iba dyan para lamang, ano, hindi ito eksaktong sinabi ni Lenny Robredo. Pero ang tono ng panalita, parang nanalo si Bongbong Marcos dahil lamang sa misinformation, disinformation, or fake news. May mga ganun-ganun eh. Tanong natin, ano bang fake news ang pinagsasabi nila? Fake news ba na hinalahad ang katotohanan? O kayo ang fake news? Oh, tingin mo sa grupo nyo. Di ba? Kayong fake news dahil puro kayo paninira. Gusto nyo kayong paniwalaan ang tao. Di ba? Yun ang masama. Kung magsalita kayo, tilabuga kayo, napakatotoo. Tingnan mo pinagsasabi ni Carpio. Ikatotohanan, di ba? Fake news yun. Gusto nyong, bagamat hindi sa fake news, pero gusto nyong sirain yung linglangin yung tao. Alam nyo, pag nagsalita kayo disinformation, dapat ilagay nyo yung kung anong disinformation na yan. Kung mayroon kayong napunasan, hindi naman ito magsalita kung wala sa nakitang puna-puna para sa kanya. Dapat inilagay mo sa media. Ay, ganito. Disinformation to. Itong si Marcos ngayon, tila baga ay sumisikat na. Oh, makaka-counter natin. No? Anong pinagsasabing disinformation? Totoo naman, di ba? Kasi ngayon, nagagalit sila kasi hindi nakausad yung narrative nila. Eh. Yung narrative nila against Marcos sa panahon ng kampanya, gumamit sila napakaraming makinarya. Ginamit nila lahat-lahat, 'di ba? Pati Comelec, gusto nilang 'di ba? Nag-file ng disqualification case. Supreme Court ngayon nag-file ng cancellation ng COC ni Bongbong Marcos. Hindi pala disqualification ng pinail, ha? Kundi cancellation. Pero alam naman natin paano may cancel yung COC nanalo na, 'di ba? Napakaano nga, 'di ba? Parang hindi mo maintindihan. Yung hindi si Kiko ang nag-file, ha? Kundi yung mga siguro masasabi natin mga kasamahan nila kasi siyempre sa part ni Lenny Robredo yung nagsusuport. Oh, involved talaga mga ganun. Ang makinabang kasi dyan talaga ayon sa kanila, ayon sa nababasa natin, si Lenny Robredo kung papanigan sila.
So, ang isa ka main dito, ano bang ibig sabihin ni Kiko Pangilinan ng disinformation? Yun bang pagka-counter sa mga paninira sa Marcos ay yun by disinformation? Anong gusto nyo? Anong gusto? Gusto nyo paniwalaan namin kayo? Habang buhay namin kayo paniwalaan, yung mga isinasabi nyo na wala namang naitulong sa bansa, kundi pagkawatak-watak. Anong natutulong? Sige nga, magbigay kayo. O Marcos, si diktador, o sa palagay mo, makakatulong sa bansa yon? Oh, nagmumukha mga ingin kasi ito mga kami. Marcos ay maraming pinahirapan noong unang ma, nung, ma, nung panahon ng Marcelo. Oh, yun ba'y nakakatulong? Oh, anong kinalaman doon? Di ba? Napaka, alam nyo mga kababayan, sarap parang pitikin ka, yung martilyo ba? Yung parang sarap pupukin ng mga ulo mga tao nito, yung nasa ano eh, di ba? Sa mga ano. Hindi ko nga magits eh. Dapat ipakita niya kung anong disinformation ang binabanggit nila para ma-counter ng taong bayan, makikita ng mga tao sa Facebook. Ano ba itong disinformation? Salita lang salita ng disinformation. Eh, hindi naman natin naintindihan kung ano bang tinutukoy niyang disinformation. Disinformation ba yan dahil natalo sila? Disinformation ba yan dahil yung kumakalat ngayon sa Facebook ay talaga hindi pabor sa kanila. Parang sila kasing nababaon sa kampo sa komunay. Eh. Instead kasi na sirain nilang Marcos, sisiraan yung Marcos para maitaas yung kanilang upuan, eh balang sila pala yung lumulubog sa komunay. Di ba? Ibig sabihin, parang sila yun na, tingnan mo, mula 2016 hanggang ngayon ng panahon, tingnan mo nangyari sa mga kumakalabang ngayon sa gobyerno. Dahan-dahan nalulubog. Una, Bam Aquino, na ocho derecho. O ngayon, sino? Gordon, na ocho derecho na. Napakarami nilang na. De Lima, tanggal. Oh, marami. Ang natira na lang ngayon, nanalo ng senador, itong si, ano, yung kilala talaga natin na kaliado nila, itong si Risa Hontiveros. So, yun na lang, matibay-tibay, nakakapit pa. Kunti na lang, kasi pang number 13 siya eh. Eh, baka next 2025, 20, matagal pa, 2028, baka sa kamutihan na talaga pupulutin yan. At itong si Risa, ay naghihikayat kasi ngayon, mga kababayan, na magbubuo ng isang minority leader na para kukontra din daw dito. So, tingnan natin ha, kung yung pagkontra nila ay hindi naman talaga nakakatulong. Kasi alam naman natin, yung kumokontra ka, may mga tao kasing kumokontra na may naitutulong din naman. Halimbawa, kinokontra mong isang tao dahil nasa palagay mo hindi maganda at mayroon ka rin ibinibigay na solusyon. Ang pangit kasi na ikaw isang opposition ka, kontra ng kontra ka, puro ka lang dakdak, parang langaw ka lang dyan ng palaka na pakaingay mo. Pero wala ka namang ipapakitang counter na solusyon para dyan sa mga bagay na pinupuna mo. Ang pangit ng ganun. So, tingnan natin. Ngayon, si Coco Pimentel, ngak. Ngayon, 2025, tatakbo ito. Baka kamutihan din ito babagsak mga kabayan pag ganitong takasing tao. Kasi alam natin ang mga tao ngayon ay nabubuhay sa social media at nakikita yung galaw nitong mga tao na ito kung may naitulong ka ba sa bansa o wala. Kaya nakakatawa itong si Keiko eh. Tama pala talaga na hindi ito pumasok bilang presidente. Kasi kawawa talagang bansa mga kababayan kapag nanalo ito. Puro sila disinformation. Ang hindi ko talaga maintindihan, anong disinformation ang pinagsasabi nito? Diba? Wala naman akong nakitang fake news eh. Diba? Wala akong nakitang fake news na against sa kanila. Wala akong nakita. Magamat mga puna siguro, marami. Siyempre, sasabihin ko, ito mga dilawan, wala naman itong ginawa, ay paninira sa Marcos. Eh, di ba totoo? Anong disinformation dyan? Oh. Di ba? Itong mga anti-Marcos, wala nang ginawa, kundi puro paninira sa mga Marcos. Habang buhay nila, sinisikap. Anong disinformation doon? Itong mga Marcos, itong mga anti-Marcos, naghahanap ng butas. Itong pinapayad nila sa Supreme Court, walang Supreme Court, Supreme Court na i-disqualify itong si Bongbong Marcos, walang katotohanan. Oh, baseless. Oh, anong disinformation doon? Dapat ipakita ni Kiko Pangilinan kung anong disinformation ang pinagsasabi niya. Nakakainis kasi sa mga ganitong tao. Imagine mo sabi niya, Senate Committee has approved to report the recommendation that social media platforms like Facebook, YouTube, TikTok held to accountable for spread of disinformation. Dapat ipakita nila anong disinformation ang pinagsasabi nila diyan. 'Di ba? Anong dapat makita ng taong bayan eh. Kasi taong bayan nakaka-verify mga kabayan, mamaya sila yung mag-interpret niyan.
ng pinos ng isang tao na yan, tapos hindi naman nila alam ang kwento doon. Mayroon kasi. Kasi alam mo to, mga tao na ito, pag yung sinasabi ng isang tao, hindi pabor sa kanila, disinformation ka agad yan, mga kababayan. Ito yung problema eh. Alam ko, ang fake news, iba yung fake news. Yung fake news, sabihin ko, ito si, yung, itong tao na ito, tumira ng ganito, ay kung wala talagang context niya, wala talagang kwenta, talagang fake news niyan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi niya, talagang paninira, yun ay fake news talaga dun. Libel pag ang tira dun eh. Pero yung opinion ng isang tao, ay paano naging disinformation yan? Ay opinion niya yan eh. Di ba? Paano naging disinformation niya kayo? Opinion niya? Ano naging abogado ito si Keiko? Pero yung hindi ko manggit sa mga kababayan kung anong pinagsasabi dito eh. Kawawa yung bansa talaga. Kawawa talaga mga kababayan na magmasid tayo. Mayroon pang 2025 election. 3 years na. Mag-election naman na for senador. Magmasid tayo sa mga taong senador na walang nahiambag sa dito sa panahon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, kundi gumawa ng mga batas na hindi naman talaga nakakatulong sa bansa. Yan ang babantayan natin. Babantayan natin yung mga senador na walang inatupag, kundi gumawa ng batas na hindi nakakatulong sa bansa. Dapat kasi ang gagawin ng senador, yung mga batas ay prioridad nila na nakakatulong sa bansa. Saka na yan, kapag okay na yung batas natin, may intact na, nakagawa na kayo ng matinong batas. Pero mga kababayan, wala pa silang nagawang matinong batas na nakikita ko na makakaano eh, ikakatuwa natin eh. Yung pinag-aatupag nila eh, ito, hahanapin yung mga disinformation, pagpapalit ng pangalan ng dakalsada, pagpapalit ng ribolto, pagpapalit ng pangalan ng kalye, mga ganun-ganun ang pinag-aatupag ng mga ito. Ano bang klase mga bambabatas ito? Parang nakakaano mga kababayan ha? So yun lang muna mga kababayan, maraming salamat, nakakaano lang, sorry, walang kamera, wala tayong kamera ngayon, papasensya na sa discussion natin, medyo natatawa ako at naiinis dito sa sinabi ni Keiko Pangilinan. Una, ako, hindi ako, wala akong total na dapat napigilan talagang pagpapakalat ng fake news, nga lang, dapat i-address ni Keiko kung anong ibig niya sabihin ng disinformation, kasi baka mamaya sasabihin niya, pagka hindi, marami kasing ano dyan eh. Sabagay, matalino naman yung ano natin. Diyan, matalino naman yung ano natin, ibang mga senador dyan. Makikita naman natin talaga kasi dyan eh. Kasi pag sinabing disinformation, dapat ipapakita mo yan. Anong disinformation na pa sinagsasabi? Dapat magkaroon sila ng example. Diba? Hindi yung, mayroon kasi mga mababatas mga kababayan na pag yung sinasabi ng reporter o vlogger, like sa akin, no? Na halimbawa, nagsasalita ako ng ganun, pag sa tingin niya hindi sang-ayon sa kanya, ikiklaim nila disinformation yan. Kapag yung sinasabi ng favor sa kanila, walang pangapaki yan. Lalo na ito sa darating ng nakarang eleksyon. Minsan natatawa lang ako sa pahayag ni Lina Robredo, nanalo, parang gusto niya kasing palabasin na si Bongbong Marcos nanalo lamang dahil sa disinformation. So, tanong natin kay Lina, ano bang disinformation na pinagsasabi mo na ginagawa ng mga vlogger ni Bongbong Marcos para para nanalo itong si Bongbong Marcos? Dapat magbigay kayo example. 'Yun ang hindi ko mag-guess. Yung sigurong pag tatanggol kay Bongbong Marcos ay masasabi mo pang disinformation 'yun. Yung ginagawa ng kampo niyo na paninira kay Marcos, hindi disinformation 'yun. Yan? Minsan hindi ko mag-guess ano ba talaga ang layunin ng mga senador na ito. Nakakaano. Alam niyo kung sino man nag-approve nito, ang committee na ito, makamahinang utak. At saka tandaan niyo, yung nag-approve nito 2025 mga kababayan. Tingnan niyo mabuti yung ano nila, yung performance nila. Start tayo ngayon, titingnan natin ang performance nila kung ano ito. Pagka 2025 may kalalagyan na naman 'yan mga kababayan. Kasi tayo bilang dito sa social media, tinitingnan natin yung performance ng isang mambabatas. Kung yung, kasi hinalal niya ng taong bayan, hinalal natin yan para gumawa ng batas na ikakabuti ng bansa. Hindi yung mga batas na mga ganito. Batas lang yan ng tanod eh. Batas lang yan ng ano eh. Oh, tingnan mo. Kiko Pilwanso, FB, YouTube, TikTok, accountable for disinformation. Alam mo yung Facebook,
Facebook, YouTube, mayroon na silang policy for disinformation. Mayroon na yan, hindi naman bubuo yung YouTube, Facebook, at saka TikTok na yan. Mayroon sila, ang dami nang natatanggal ng mga ano dyan. Kung fake news talaga, ha? Kung paninirang pori, bawal. Alam mo yung bullying sa Facebook, bawal nga eh. Disinformation pa kaya. Nga lang, biniverify naman ng Facebook yan. Halimbawa, yung sinasabi ng isang tao ay puro commentation lang, kung ano lang, opinion niya. Eh, paano mo masasabing disinformation yan? Halimbawa, yung may topic sila pa tungkol dyan kay Juan de la Cruz, siyempre, nag-uusap-usap. Dapat siguro talagang kay Kiko Pangilinan na bumalik sa ano, kamote. Talagang sa akin, thank you na lang mga kababayan dahil yung mga taong ito hindi nanalo sa pagka-vice-presidente. Naniwala ka. Halimbawa, kung nanalo itong Celine, nanalo si Kiko. Kawawa. Circus talaga yung bansang Pilipinas natin mga kababayan. Mga ganitong utak na mga tao. Walang maiambag sa bansa mga kababayan. Wala. Wala talaga. Tapos sasabay naman, oh, this information na namang sinasabi mo, wala akong naambag sa bansa. Ano yung batas na ginawa ko? Oh, sige, ipakita mo yung batas mo. Ibig ko sabihin, hindi ko naman sinabi, kayo mga senador, marami man nagagawa naman kayo ng batas talaga. Lahat kayo may ginagawa na gawang batas. Pero ang hinahanap natin, yung batas na talagang nakakatulong sa bansa. Hindi lang sa ilan-ilan. Gagawa kayo ng batas na halos karamihan, hindi naman sa bawat batas kasi, alam naman natin, bawat batas, hindi lahat dyan ay sumasang-ayon. Kasi bawat batas ng ginagawa ninyo, mayroon talaga mang nasasagasaan yan. Sana ang gagawin yung batas, yung makinabang marami, hindi yung ilan lamang, na hindi naman talaga ramdam ng taong bayan. Alam nyo yung batas ng bansa, napakarami. Baka kung itambak nyo yan sa isang kwarto puno, pero yung problema, hindi naman ang batas ng ginawa nila, hindi nakakatulong. Ay, naku, Kiko. Mabuti siguro, magbalik ka na lang sa grade 1, Kiko. No? Mag-aaral, magpa-enroll ka naman. Enrollment pa naman nata ngayon. Ay, nako. Kaya alam muna mga kababayan, maraming salamat. Kita-kits tayo next video. Wala tayong camera.